that you will create division. It is not from the Holy Spirit, even though the beginning is good. It is from the unclean spirits. Magandang umaga sa inyong lahat. Quick live lang tayo until 9:30 lang. And then, kumusta na po kayo? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. And then, sa sunod na mga araw ating i-discuss na naman itong pastoral letter ng ating mahal na obispo and the vote buying. So, from time to time, magkatekis din tayo about sa vote buying. Anong kahalagahan ito? Anong dulot nito, masamang mga dulot nito kapag magpatuloy ito sa ating lipunan, mga kapatid. So, dito, nag-invite lang tayo, nagkatekis lang tayo. And then, the last say and the last, the one who decide, still you, not us, no, not me. Dahil may free will naman tayo, di ba? Ang gusto ng mahal natin na obispo, Bishop Daniel Parcon at Bishop Abituy, mahinog yung ating ang ating desisyon, mahinog yung ating konsensya, dahil maraming mga hilaw na konsensya ngayon. So ayun, magpatuloy tayo sa yung ano natin is about discernment, di ba? Ang ganda ng aklat ni Father Sikia, makatulong talaga ito. At sana makabili kayo nito, ha? Ito po, nandyan po ito sa St. Paul's. Mabili po ninyo ito sa St. Paul's, no? Malaking, pero kung hindi naman kayo makabili, nandito naman tayo laging mag-share sa inyo. At meron tayong... So, bawal mo na tumawag ngayon, ha? Dahil hindi naman tayo nag-live sa... Mamaya, launa, mag-live ako. No? Sa mga gustong tatawag. Hindi mo na interaction ngayon. Nakatugra ka, Father. No? Cyrus Glenn. So, ang sarap ng tulog ko. Alas 7 na ako nakabangon. Alas 7 media. No? So, usually yung tulog ko, 7, 8, 9 hours. No? Basta makatulog ako, diretso na po yan. So, isa sa mga strategy ko para productive ako sa araw, sa buong araw, matutulog talaga ako ng 7 to 8 hours. Ang gaan, and then mag-exercise, yan ang kinakailangan natin. Pero hindi pa ako nag-exercise ngayon. So, keep moving lang na. So, magbabasa ako na, katikisin muna tayo ngayon about spiritual phenomena, additional. So, 9:30 tayo, Rodon, sa ano? Ano yan? Sa program bukas. Sa VEC day bukas po, dito sa parokya natin. Pero ngayong gabi, may formation tayo sa mga case officers po. Twice a month po yan. Bibigyan natin ng malaking oras yung formation sa intellectual formation and spiritual formation sa ating mga kasamahan. Bakit? Para naman sila dong yung magsiwalat sa kasama ko, di ba? Tutulong sa pagkatikay sa inyo. Kung wala kaming intellectual formation, spiritual formation, so manong mangyari sa amin, maging stagnant kami, di ba? So, ako din magbabasa din. Ngayon, sa pagbasa ko, isi-share ko ito sa inyo upang lalago yung ating kaalaman. Sama-sama tayo, kayo din magsa-study para marami tayong matulungan. Matulungan natin yung mga kapatid natin. Kung wala naman kayong oras, nandito naman tayo. So, kaya nga, nagbabasa tayo at elaborate natin. So sabi ko sa ato nung isang araw na nag-live tayo,
about spiritual discernment. Ano pa yung para hindi tayo ma-misled ng ating tunay na kaaway? Ano ba yung dapat nating gawin, mga kapatid? Ito yung maganda nating tatalakayin ngayon. Thank you pala sa mga nagpadala ng mga stars sa live natin. Babasahin ko po kayo after sa pagkatapos ng ating live po. So ang ganda nito, may principle, may discernment. Before we go any further, it is necessary to clear as to when the discernment of spirits is used. No, paano natin ma-discern na yung gifts mo, yung mensahe mo, ay galing talaga sa Diyos. Discernment of spirits is mainly used for three experiences. Ito yung isi-share ko sa iyo, sa inyo. How to discern na itong spirits na nag-lead sa aming community is the Holy Spirit. So, three experiences in spiritual life. First, ani mo na tatlo ha. How to discern the spirits, no? There are three experiences in the spiritual life. Una, first, it is used on the supposed inspiration. Promptings that one receive in one's day-to-day life. For example, a person may be inspired suddenly to begin a project for the poor. But is this from the Lord or not? So, tanungin mo yung sarili mo. Itong inspiration ko sa pagsimula sa ministering ito, it is for the Lord or it is not from the Lord? So, yan ang importanteng tanong na mag-direct sa atin. Although it seems good, kahit maganda yung intention mo, continue to discern. Huwag maniwala agad. Huwag mag-decide agad. No? So, this is now the beauty of the product of discernment, mga kapatid. If the one who was inspired is already a professed cloistered nun, madre, the supposed inspiration cannot be from God. The Lord does not give an inspiration that will become an obstacle to the primary vocation of the Lord has called one to. Example, no, yung inspiration, hindi yun mag-contradict sa vocation mo. Example, madre ka, and then cloistered nun ka, yun ang vocation mo. So, yung vocation mo, yung inspiration, in line talaga sa vocation mo, hindi siya mag-inspire sa'yo na ito, lumabas ka, and dun ka mag-mission sa labas. No? Hindi pwede yun. Hindi contrary ang inspiration sa vocation mo. So, in line talaga yung inspiration sa vocation mo. Like for instance, this a married person can never be inspired by God to live like a hermit. Hindi pwede na may asawa ka and then namumuhay ka na parang madre. Parang monghe. Parang monghe. Nandun ka na sa kumbinto nakatira, hindi ka na umuwi. So, yun po. No? So, ask more. Discern more. Kahit maganda pa yung intention mo. Example, mag-donate ka sa ministry. Example, bibigay ka sa mahirap. Ano ba yung, saan ba galing itong inspiration na ito? Kung ang inspiration conflicts sa vocation mo, dyan ka na magdududa. Kung mataas mo na, married person ka, and then nandun na yung buhay mo sa community without balancing, without moderation, parang binabayaan mo na yung unang bukasyon mo. It is not from God. It is not from God. Dapat moderation. In medius tat virtus, nagsilbi ka sa simbahan at hindi mo pinabayaan yung bukasyon mo bilang married person.
So yung ano, Father, nagsisilbi ako ng simbahan and nagsisilbi din ako sa pamilya. Moderation lang. No? Pero yung bukasyon mo, yung inspiration mo, hindi yan kukontra sa inspiration na galing kay Kristo, na galing kay Mama Mary po. So, iba din yung pare, di ba? Iwan ang lahat, iwan ang pamilya, iwan yung mga kapatid. For the kingdom of God, yan ang vocation namin eh. No. So, hindi din kami, hindi din extreme. No? Kaya nga, lagi na kami nandito sa parokya para mag-celebrate ng misa. Ng special occasion, wala kami sa bahay namin. Christmas Day, New Year's Day, di ba? Nandito kami sa parokya. May misa kami. So, yan. Yung inspiration mo sa pagmahal ng pamilya, hindi contrary sa bukasyon mo. Sana nakuha ninyo ito. Yan po ang discernment of the spirits. Example, member ka sa isang religious organization, and then ang inspiration, magtayo ako ng iba. No? Yeah, the same naman yung ano, yung vision and mission na itinayo mo. You will create division. It is not from the Holy Spirit. Even though the beginning is good, it is from the unclean spirits. Na example, gusto mo ako, member ako sa religious organization na ito, magtayo din ako ng iba. Dahil yung ano ko, inspiration from the Holy Spirit, magkatublad lang. So you create motivation, you create parallel magisterio, parallel authority, mga kapatid. Bawal po yun. It is used in a supposed inspiration from things that are received in one's day to day. For example, a person may be inspired suddenly to begin a project. For example, a project for a poor. Para saan yan? Is it the inspiration of God? It is from God or not? No? Yan, kapag meron tayong magandang intention, continue to discern. Is it from God? It is glorifying the Father, the Son, and the Holy Spirit? Or it is glorifying me? Kapag it glorifies you, hindi na po yan sa, hindi na po yan sa Diyos. No? Dahil yung demonyo ay gagawa ng magandang paraan. Example, yung pagtulong natin sa mga seminary, it is from God or it is from the unclean spirit? Yan, patuloy tayong mag-examine sa ating sarili. No? The inspiration, saan ito galing yung inspiration natin? And then, malalaman natin kung ang nag-glorify ang Panginoon, no? Hindi mag-conflict yung inspiration sa vocation mo. Yung pagtulong natin, in line pala sa akin, dahil magka-inspire tayo ng mga kabataan na maging pari at maraming maiibig sa ministry ni Kristo, especially the most forgotten ministry, the so-called ministry of deliverance, healing, and exorcism. Yan ang una, ha? Yung inspiration natin, i-discern natin. Bring it to prayer. No? And never rush in making decision. Huwag kang magmadali in making decision. Continue to contemplate. Continue to meditate. Continue to discern more. This inspiration is from God or not? Yan. No? Mamaya po, launa, mag-live po ako sa YouTube channel natin. Sa YouTube channel natin, mamaya, alauna, hanggang alauna, 55 lang, may misa ako eh. And then, after sa misa, pupunta din tayo sa, ano, sa Tagbilaran, dahil may intellectual formation tayo, and spiritual formation tayo, sa ating mga case officers lang. Bakit case officers lang? Dahil gusto ko na ma-mold yung kanilang isipan. Kaya nga bumili tayo ng mga aklat, no? Bumili tayo ng mga aklat para ma-mold sila. So patuloy tayo. Una, yung inspiration nyo, yung promptings, let us more discerning whether it is from God, no? Yan ang isa sa mga paraan, okay? Pangalawa,
Secondly, discernment is used when, especially in prayer, one experiences consolation that bring ease and delight in prayer, and desolations that bring dryness and difficulty in praying, and there is a need to see where they come from, that one is able to respond accordingly. It is important to discern where this consolation and desolations are coming from and what they really mean. So, ito dalawa. Meron naman tayong dalawang term. Consolation and desolation. Una, inspiration. Pangalawa, i-examine naman natin yung consolation and desolation. Ano yung consolation? That bring ease and delight in prayer. So, nakonsole ka sa pag-discern mo, I am so consoled. No? Pero yung consolation, is it from God? Is it from the evil spirit? Tanungin mo pa rin. No? Itong consolation ko, itong ang sarap ng feeling ko ngayon, is this from God? Or is this from the Holy Spirit? Yan po. Kahit yung consolation, i-discern mo pa rin. And then yung desolation. Ano yung desolation? That bring dryness and difficulty in prayer. No? Nahirapan ka na sa pagdasal. No? Bakit nahirapan ako sa pagdasal? No? Ang sarap matulog during magdasal na. When I say the rosary, Hail Mary, full of grace. Is it from the Holy Spirit? And there is a need to see where they come from. The one is able to respond accordingly. It is important to discern where this consolation and desolation are coming from and what they really mean. No? Kahit pagod ka na, you experience dryness, desolation, pero nagdasal ka pa rin. Yan. No? Ito bang dryness ko sa prayer? It is from the Holy Spirit or it is from the evil spirit? Kahit dry na dry ka pa rin, pero you continue to pray. You continue to sacrifice, no? So, grabe, no? Yung discernment of the Holy Spirit, hindi basta-basta. Kahit yung magandang feeling mo, you know, when you pray the Holy Prayer, parang nag-ecstasy ka, parang nag-raso. Is it from the Holy Spirit? Or is it from the evil one, no? So, lagi tayong magtanong. Lagi tayong mag-discern. So, more discerning, mga kapatid. Minsan ay padalos-dalos tayo. Ang gusto kong tumulong nito. No. Ang tanong, anong feeling mo? Desolation or consolation? Pwede gamitin ng demonyo yung consolation na titirahin ka. Inspired ka ngayon. Pero, ang nag-glorify pala yung sarili mo. Hindi ang Panginoon. No. Yung desolationan, pwede din gamitin ng demonyo, pwede din gamitin ng Diyos. So, kaya nga, anong sabi ni San Juan? 1 John chapter 4, verse 1. Beloved, do not trust every spirit. Ano? Do not trust every spirit. But test the spirits to see whether they belong to God. So, patuloy tayong mag-discern. Itong consolation ko na tumulong sa mga mahihirap, ang gaan ng feeling ko. Ang tanong, saan galing yan? Yung consolation mo. No? Nag-glorify ba ang Diyos niyan? Well, I'm good. Nag-glorify yung sarili mo. Kaya nga, ang ganda ng feeling ko dahil may vested interest ko. Ano yung vested interest mo? Yan. Yan ang dapat natin itanong sa sarili natin. No. So continue to discern whether that feeling of consolation, that feeling of desolation and prayer, is it from God? Is it from the Holy Spirit? Wow, ang ganda, no? And ang tanong nito, it is important. Tingnan natin. It is important to discern
where this consolation and desolation are coming from and what they really mean. No? Example, tutulong ka, pero may vested interest ka pala. Tutulong ka ng isang mahirap, pero may vested interest. Example, ako may plano ako na tatakbo this coming election, kaya nga ako tutulong. No? So, is it from God? Is it glorifying God or glorifying you? Yan. So, pangatlo. Ito pangatlo. No, yung tatlo, no? Discernment of spirit is mainly used for three experiences in the spiritual. So, three ways how to discern. Pangatlo, finally. So, una, ang inspiration mo, galing ba yan sa Diyos o galing sa kasamaan na espiritu? Pangalawa, i-examine natin yung consolation natin. Ang ganda ng feeling ko during prayer. Is it from God? No? Continue to ask. Continue to discern. Itong dissolution ko na na-experience ko, it is from God. No? Is it from the Holy Spirit? Finally, discernment of spirits is used with regard to mystical phenomena, particularly miracles, revelation with conceits of locutions and visions. They can be more public in character when they affect a greater number of people. We will be focusing on this type of discernment. Additionally, the principles that will be expounded will focus less on the discernment of miracles and more on discerning of private revelations. So ngayon mga kapatid, sa tatlo, pangatlo, mataas ito eh. Ilan itong principle. So tatlong ano, there is also principles to... So Father Sikia will focus on private revelation, locution. May, ano, ang dami niyang kinu-quote dito. So, ang ganda nito. Let us enjoy reading this one. No? May two principles pala, no? In discerning sa third part, lalong-lalo na sa mga miracles, mga private revelation, mga mystical phenomena. It is all about the mystical phenomena. How to discern these miracles, this private revelation as authentic. Una, para maging authentic yung private messages, locution, visions, mga missionaries, when they affect a greater number of people. So kung katulad ng devotion sa Divine Mercy, galing yan sa private revelation. Kung meron yang apekto na malaki sa maraming tao, yan, mabigat yan. And sito it is approved by the church. Huwag kayong mag-promote ng private revelation without the guidance of the bishop, without the guidance of the pope, without the guidance of the priest. Mystical phenomena related to spiritual discernment. So, sino ba ang malaki yung ano, karanasan? No? Yung mga exorcist. No? So, ipropromote ko po, kung mayroon kayo niyan, look for an exorcist or deliverance team para mag-guidean po tayo. So, sa mystical phenomena, may dalawang prinsipyo po. Two principles. Mga principles po. At i-share ko sa sunod na mga araw dahil oras na po. And then, mamaya, alauna nga to sa alas dos, kung walang, or 12:30 to 1:45, tingnan ko, kung walang schedule papasok, pwede kayo mag-interact dun sa YouTube channel natin. So, pwede kayo mag-interact ha. Dito, hindi ako mag-interact. Maraming tumatawag ngayon. Hindi ko sinasagot dahil nag-catechize muna tayo on how to discern whether the spirits is from God. Una, yung inspiration. Hindi lahat ng inspiration ang galing sa Diyos. Pangalawa, dalawang term, consolation and desolation. Yung consolation and desolation, galing ba ito sa Diyos? Pwede din. Galing sa demonyo, pwede divine, pwede demonic. Dalawa po yan. And then, pangatlo, yung mystical phenomena pala, yung
private revelation, kung may na malaking impact, big impact to the public, yan, maging, yan din ma-officially taught, yan po, ay galing sa Diyos. Okay? So, yan lang sa muna mga kapatid. Fighting Maria, Tataxi FD with a humble heart po. God.